Magandang araw sa inyo, guys. At meron ako ditong battery lithium charge control module. Ang model nito ay XH-M604. Ito yung start up button at sa kabila naman yung stop button. And guys, ito yung input connection. Dito mo isasaksak yung charger at sa kabila naman yung battery. Kung napanood nyo, guys, yung previous video ko, yung ginawa kong battery pack na 48 volts 15 ampere hours, hindi ko nilagyan ng BMS para mag cut off ng charging. Ito yung gagamitin kong module, guys, para maiwasang ma-overcharge yung battery. At ito yung socket, guys. Dito isasaksak yung charger. And yes, i-check nyo lang yung positive at negative terminal. At yung kabila naman, ito yung saksakan ng battery. I-check nyo mabuti, guys, yung polarity. Baka magkabaligtad yan. Para ma-set natin yung cut-off ng module, ay una natin isasaksak ito sa battery. Huwag nyo munang isasaksak yung charger kasi aandar na yan, guys. Hindi mo na ma-adjust yung setting niya. Madali lang itong sundan, guys, kung mag-adjust kayo ng setting. Yung start button na nasa kaliwa, ito yung setting para mag-charge yung battery nyo. Yung default setting niya ay 12 volts. Pag pinipindot mo na minsan yung start button, ay lumalabas yung start voltage charging. Ngayon, para mapalitan ng setting, pinitin mo ito ng matagal. Ayan, kapag nag-blink na, guys, pwede ka na magpalit ng setting na gusto mo. 52 volts ang nilagay kong setting para sa start-up charging. Kapag okay na yung voltahe na nilagay natin, guys, ay hayaan lang natin itong nag-blink. At kung sa siyang titigil, at lalabas yung voltahe ng battery ninyo. Automatic na yung mag-save, guys. Okay na yung starting voltage, guys. At ang susunod naman, yung stop voltage naman, yung inalagay natin. Parehas lang ang gagawin, guys. Pinditin mo lang ng matagal hanggang sa mag-blink ito. Pag nag-blink na siya, pwede mo nang i-adjust yung setting na gusto mo. 57 volts ang nilagay kong setting para sa stop charging. And guys, kung nakita nyo, umilaw na yung indicator light. Ang ibig sabihin, nag-close circuit na yung relay. Nasa charging mode na yun, na yan, guys. Ayan. Ayan, susubukan ko na yung module, guys, hanggang sa umabot yung 57 volts na cut-off na nilagay ko kanina. Ayan, i-check nyo rin, guys, kumuha kayo ng accurate na tester ninyo para sigurado din kayo na tama yung voltahe na ika-cut-off ng module. Ayan, sa nakita ko, guys, na-check natin, merong differential na 0.4 na voltahe. Bali, konting-konti lang, guys, bali 0.4 lang siya. Ayan, guys, nag-cut off na siya sa 57 volts. O, diba ang galing niya? Safe na yung battery natin kapag ginagamit itong automatic cut-off module. Ayan. Or battery charge control module.
Pwede ito kahit sa anong battery guys, kahit ilang voltage yan, sa 48 volts na lead acid, pwede rin. 36 volts, 24 or 12 volts, pwede. Hanggang 80 volts maximum voltage ng battery ang pwedeng gamitin dito. Pwede rin gamitin ito guys sa mga solar ninyo, sa mga power bank ninyo, para maiwasan yung over discharge at over charge sa battery. Pwede rin sa mga makina, sa motor, yan yung water pump, kung ilang voltahe ang gusto nyong i-cut off ng module na ito sa battery para maiwas yung over discharge. Yan, salamat sa inyong panonood guys. Sana may natutunan kayo sa aking video. Paki-like and share itong aking video para may makapanood pang iba na interesado sa ganitong mga module. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo. Goodbye and God bless us all. Meron nga pala akong gustong i-shout out guys, si ATBP Life Vlog. Maraming salamat sa pagsubaybay mo sa akin channel. I-follow niyo to guys, itong channel na to, para sa dagdag kaalaman ninyo tungkol sa e-bike. At kay Vinson 27, shout out sa iyo. Manood ka lang ng video ko para may matutunan ka, at pag may time ako, gagawa ko ng mga video na full time tutorial tungkol sa mga DIY battery. Ayan, that's all and thank you. Bye bye.